Welcome back sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell. Yari na nga ang unang pagdinig kahapon sa kaso na sinampa ng mga kalaban laban kay Francis Leo Marcos. At ang tatlong abogado niya, ang kasama sa pagdinig na si Attorney Abraham Espiho, Attorney Bastido at Attorney Chua. At ayon nga sa post ni Attorney Espiho, ay maaring makapagpiansa si FLM kung walang matibay na ebidensya na sumusuporta sa kaso na sinampa sa kanya kahit ito pa ay non-bailable case. Pero hindi ibig sabihin na maaabsuelto na si FLM dahil tuloy pa rin ang trial. Dagdag pa nga niya, overall ay maganda ang naging resulta, at tiwala silang magiging pabor ang resulta ng husgado sa kanilang panig. At sobrang natuwa daw si FLM sa nangyari kahapon, dahil aniya, sa wakas, gumugulong na ang hustisya. Kahit na nasaktan siya, nang malaman na sobrang bigat na akusasyon sa kanya nung dininig ang kaso. Dagdag pa nga ni FLM, sabi niya, lahat ng aligasyon ay kasinungalingan. At nakakalungkot lang daw, dahil yung iilang maimpluwensyang politiko ang nasa likod ng mga kasong pinapatong sa kanya. Gayunpaman, sabi ni Francis Leo Marcos, ipagpatuloy pa rin niya ang nasimulang kawang gawa na pagtulong sa mga mahihirap nating mga kababayan, kahit anumang mangyari sa laban niya. Kaya magandang balita ito mga kaibigan, lalo na sa sumusuporta kay FLM. Dahil maaring makalabas siya, kung walang matibay na ebidensya, ang may lalabas ng kampo ng kalaban. Dahil ang kaso ay nakasampa sa pangalang Norman Mangusin, at ito ang nilalaban ng mga abogado niya, na ang taong tinutukoy nila, ay ibang tao sa kliyente nila. At ang naging mensahe ni Attorney Espiho, ay lalaban sila at sisiguraduhin malinis ang pangalan ni FLM. Well mga kaibigan, unti-unti nang pumapabor ang pangyayari, dahil at least kung magtatagumpay at malusutan, o sabihin na nating mapatunayang walang kasalanan si FLM, ay wala nang aabala pa sa kanyang adhikain na pagtulong sa kapwa. Madali na lang din niyang balikan ang mga naninira sa kanya. At syempre, sa magandang balita na ito, ay hindi ito maganda para sa mga taong gustong sirain si Francis Leo Marcos. Dahil lang gusto pa rin nila ay mabubulok sa bilangguan si FLM. Pero meron tayong batas na magpapasya kung ang isang tao ay totoong nagkasala sa batas. Kaya may tinatawag na due process na papakinggan ang katwiran ng bawat panig, at titimbangin ang kanya-kanyang ebidensya, bago magbibigay ng hatol sa nasasakdal ang husgado. Kaya hanggang ngayon, ay inosente pa rin si FLM, hanggat wala pang hatol o hindi pa binasahan sa korte, na siya ay guilty beyond reasonable doubt. Na syempre ang mga abogado lang ang pwedeng gumawa niyan. Kaya napakahalaga ang pagpili ng abogado, na siyang magtatanggol sa kaso na pinatong ninuman. Lalo na kay FLM, ay masasabi nating maswerte siya dahil magaling ang kanyang mga abogado. Samantala, para sa kaalaman ng lahat, ay video conference lang ang nangyari kahapon, at ang prosecutor ay walang kasama na complainant sa mga kasong sinampa sa kanya, taliwas po sa pinakalat na maling balita o fake news na umano ay positibong tinuro si FLM ng mga anim na complainants. Kaya maging mapanuri po tayo, sa mga video o larawang pinakalat, ng mga taong halang ang sikmura, gagawin ang lahat makapanira lang ng kapwa. Bukas ang puso mo, handang magpagal. Ano po yung dala-dala nyo, sir? Ayan. So, ayan. Ito na po yung... Ito na po yung 50 sako ni Boss FLM. Ayan. So, wala po tayo makuha 25 kilos. So, binigay ni OG. Yung dinala niya, yung dinideliver niya dito ay 50 kilos na sako. So 25 sako po yan. Anong klaseng bigas to? Maganda ba yan? Vietnam? Alright, Bill Crane Corporation, Baligtas, Bulacan. Sargent Sinan Dome. Ano, saan?
kasama mo kami sa bawat laban mo. Hindi ka siya? Paano gagawin natin? Attorney, ano po yung, para saan po yung bigas? Na ano po, attorney? Sino po nag-request niya? Saan po? Sa FLM? Kinukulit po kayo araw-araw. Na? Isa ako sa naniniwala na di mo magagawa. Nadalhan na. Ayan. Lahat ng mga supot na humihila. Ayan na po yung bigas. Sa wala magawa, kami na ang bahala. Bangon, laban, huwag kang susuko. Tumindig kang mabuti, pagpatuloy ang nasa puso. Isa ka sa mga Pilipino na tumutulong. At isa kuya, maganda ba yung bigas na yan? Sinandoming. Galing kami ng ano na... Galing kami ng... Anong tawag dyan? Ng lander. Eh, walang magdi-deliver. Yow! Yan po mga bigas na yan ay para sa mga nasa loob ng piitan, yung mga kasama ni boss. Sa loob ng NBI jail. Detainees. OG, anong masasabi mo kay Boss FLM? Sa kabila ng nasa loob ng kulungan, no? Mabuti, laban lang. Napapatunayan naman yung tama at mali. Lalo't mabuti yung ginagawa mo. Yo! Maraming maraming salamat ka pala kay JC ng Brown Squad. Nasa Landers kami kanina. Ngayon, yung manager doon, oh, ilang piraso po ba? Sa 25 kilos na 50 sacks. Pag-check nila, wala. Eh, meron doon yung ano, hindi maganda yung hindi gusto niya. Ito, yung parang may brown. May halo. Ayaw niya. Nagulat ako na ganun si Jason. Pero bakit talo mo naman doon? Oo. Kasi gusto mo pagkamit mo muna yung nandito, palitan na kanari. Oo. Hindi, madami. Oh. Anong oras na, hindi na tayo makakakuha. Oh. Suwagi daw sa mero. Mga nandun na lang, mga stations, pinag-usapan. Kaya nga eh. Diba, grabe, talagang walang makakapigil sa... kay Boss FLM. Ang daming, oo. Diba, basta pagtulong. Magagawa ng paraan. Yes. Kaya nga yung sinasabi nila, diba, kung gusto mo talagang tumulong, diba? Kahit anong balakid pa yan, makakagawa at makakagawa ka ng paraan. Pero kung ayaw mo, marami kang dahilan. Yun yun. Pagbangon tayo, lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy Francis Leo. Pagbangon tayo, lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy Francis Leo. Totohan ay pagkakamali. Palaging mayroong liwanag sa bawat tumayo't tinawag. Nandiyan lang ang Panginoon para tumindig. Bibigyan ko kayo ng ano, bibigyan ko kayo ng balita. Bibigyan ko kayo ng balita. So ito yung dahilan kung bakit si Kabise, kung bakit si Kabise ay biglang nag-disappear or biglang nagpaalam sa kadahilan ng kailangan kasi unang-una hindi ka makakapag-hanap ng balita kung ikaw ay iniistorbo ng mga basher. Ano po, talagang napakalupit ng kanilang galawan. As in, talagang sinisira nila yung bawat taong nagpapatunay na totoo at lehitimo ang kanilang ibinibigay ni FLM. Yan ang naging diskarte nila. Ang gagawin nila, haharasin nila gamit ang dami account lahat ng tao na sumusuporta at nagpapatunay. Ito naman mga trolls, maglalabas ng balita, makukuha ng kabilang panig. Ngayon, ang gagawin nila, syempre, takot ka. Nakita ko to eh. Base to sa mga nakita ko sa social media na ginagawa nila, ha.
ang ginagawa nila, maglalabas sila ng gawa-gawang balita, mag-e-edit-edit sila ng ginto ganyan, tapos ipopost. Ibibigay, isesend kung kanino man. Ha? And then dadamputin naman to. Ngayon, hanggat walang nagpapatunay niyan, magiging totoo yan. Yan ang ginagawa nila. Yan ang totally ginagawa nila. So, ituro ko naman sa inyo kung paano sila dumami. Kung paano sila dumami. Ang totoong kaaway lang po dyan, ay si Kuyang nando sa Paris, at saka yung isa, yung matanda. Yan lang po naman talaga ang totoong kaaway ni FLM. Yan lang. Yan lang naman simula't umpisa, kahit binabasya ko na mga yan, hindi ako nagbibigay ng kahit anong komento sa mga yan. Kahit gumagawa sila ng reaction video sa ginagawa nila sa akin, nakikita niyo po ba ako nag-response? Ang response ko sa mismong vlog ni FLM, which is tinatanong ako ng amo ko. Di ba? Ganun ang ginagawa nila. Haharsing ka. Napakagaling ng taktika nila, kasi labanan to ng social media. Although hindi mo kailangan magpaliwanag dito kasi hindi naman to court. Pero ang ginagawa nilang taktika ay napaka-epektibo. Masyado na hong marami nasasaktan. Ultimo ako, ultimo si nanay na. Wala pa man si FLM, eh tumutulong na. Kahit yung ibang member, ibang mga kasama ng FLM, yan ang trip nilang gawin. Ha? Kung sino mo mapapadikit dito, yan ang sisiraan nila na sisiraan. Ahanong kayo na nga, hanong kayo na may buhay na may buhay. Kahit gaano pa yung kalalim. Yan ang totally ginagawa nyo. Yan ang totally ginagawa ng kalaban. And then, dun sa mga basher, alam ko may mga basher na nakikinig sa inyo. Ha? Pero, pakinggan nyo po yung sinasabi ko, hindi po ako nakikipag-away sa inyo. Baka isa kayo sa mga naging supporter ng dalawang taong to, kasi naghahanap sila ng mga taong willing manira at willing supportahan yung ginagawa nila. Ganito ang ginagawa ng mga yan, kaya sila dumami. Ito yung dahilan kung bakit bigla nawala si Ikabise. Nag-obserba ako ng matagal na panahon. Pinagdugtong-dugtong ko ang mga nangyayari. At merong mga video, itong nasa Paris na si Kuya, na kahit batikusin mo ko ng batikusin, Kuya, hindi kita lalabanan. Kung yan ang trip mo, bahala ka na po. Di ganito po. Binibisto ko lang po yung konting ginagawa ninyo. Ano po, konti pa lang naman ito sa nalalaman ko. Kumukuha sila ng mga supporters. Ang ginagawa nila, pinaglalaban-laban nila to. Itong apat na to. Sino ba tong apat na to? Kasi kakaunti lang naman sila, kasi wala nga pong naniniwala sa kanila. So ang ginawa nila, gumawa sila ng mga video clip, which is kinakat nila, i-upload sa Facebook, ikakalat sa mga group, page, Facebook, group, tama ba? Oh, group sa Facebook at saka sa page ng Facebook. Sa mga buy and sell, kinakalat nila yan. Ha? Kinakalat nila yan. Sino-sino tong apat na to? Malalaki po ito. Ito yung mga supporters na may mga hinahangaan. Ha? Marcoses, DDS, Dilawan, and then supporters ng mga idol nating sina Sir Rocky. Ayan. So pinipilit nila magsalpok-salpukan tong mga to para may makuha silang supporters. Ngayon dumami po sila. Kahit papano, although wala masyadong naniwala, pero may mga nakuha pa rin sila. Base yan, ha? Base yan sa pag-check ko, ha? Sa social media. Ha? Base yan sa pag-check ko sa social media. Yan ang ginagawa nila. May mga katunayan din po akong hawak. At hawak din po ng aking mga ibang kaibigan yan. And then, ito pa, ha? Yung mga Facebook, ipapaliwanag ko lang po, yung about sa Facebook is coming, I have an evidence na hindi sa kanya to. Ha? Yan ang pinipilit nilang about sa donation and scam. Paliwanag ko sa inyo, nung pumutok ang pandemya, lahat ng tao nasa bahay. Nang time na yan,
parang may pre-promo ang mga telco for access for FB, ah, libre na makaka-access sa FB. So maraming tao sa Facebook. Bago pumutok ang pandemic na to, ang pagkakaalam nila ng ibang mga tao sa Facebook, kung sino ang pinaka mas maraming page na like, and sino ang pinaka mas maraming group na maraming tao sa group, ha? Yan ang mga lihiti mo o yan ang legit. Eh kaso mo, pumutok nga yung pandemic, lahat ng tao nandito ganyan. Sinamantala nila. Sinamantala nila habang busy si FLM, kakaunti pa yung staff niya at hindi pa masyado napapag-focusan, nabibigyan ng focus yung Facebook. Although kung nababalitaan niyo, kung nababalitaan niyo nung una-una na disable yung FB niya, which is totoo na disable. So ang nangyari, nire-re-vlog, nire-re-live, nire-re-live ng ibang tao sa FB para mas maraming tao. Anong purpose? Ang tinatanong niyo sa akin, anong purpose? Anong dahilan kung bakit nila 'to pinatataas? Napakasimple. Kasi pag ang page mo malakas at what I mean is maraming tao, pagka maraming tao sa page mo, maraming followers, maraming like, pwede mo siyang gamitin for marketing business. At pwede mo din siyang gawing pang-attack sa kalaban mo o sa tao. Yan ang ginagawa nila, page at saka group. Paliwanag ko po ito, ha, step by step, para mabigyan ko kayo ng konting kaalaman sa ginawa. Napakahaba ng proseso. Ngayon, kung aharap at pipilitin ko magtanggol sa kanya, tapos habang may at mayapi, pinauulanan ako ng kahit anong salita, kahit alam kong hindi to, nakaka-apekto pa rin. Kaya yan ang dahilan kung bakit bigla ako nawala. Yan ang ginagawa nila. So ngayon, kahit kayo gumawa kayo ng bagong Facebook ngayon, hindi nyo masesearch ang tunay na Facebook ni FLM. Hindi nyo makikita ang totoong Facebook page ni FLM. Sa dami ng gumaya. Kaya sabi ko, sinasabi ko din to kay boss nung una, it could be possible na pwede itong gawin sa'yo, panlaban lang to sa'yo. Pwedeng gawin itong panlaban sa'yo. Kasi pwedeng bilihin yung page, pwedeng bilihin yung group nang hindi nyo alam. Ngayon, ang sinasabi nila, ang pinuputok ng butsi nila nung una, it's about donation, yung sa GCash. Walang katotohanan yon. Noong panahon ng pandemic, lahat ng tao, karamihan, hindi ko nila lahat, karamihan, kinakapos sa pera. So lahat ng maglalabas sa FB ng mga like parang mamimigay ng grocery, mamimigay ng cash, kukutibin yan, ha? Papatusin yan ng mga tao. Kasi nga, wala silang magawa eh. Ito lang yung matatangin nilang paraan, which is ang post ng page, kailangan ng like, kailangan ng followers, kailangan nakashare. Kasi nga, kailangan nilang magparami ng page. Kasi nga, pwede nilang gamitin marketing. Kasi nga, pwede nilang gamitin pantira sa tao. Just in case na may gustong bumili ng group at page nila. Nagigets nyo po ba? Ayan. Pinapaliwanag ko lang, dyan po nag-umpisa lahat ng napabayaan. Ha? Dyan po nag-umpisa lahat. Kaya dun sa mga basher, mag-isip-isip po ako. Ito, ipapaliwanag ko po sa inyo, kung ano man ang pinaglalaban ko dito, at pinaglalaban ng team namin, kasi yung totoong nakita namin na nagbibigay siya, which is pinabubulaanan ng iba. Hindi po kami pwede ng ganon. Kasi naandun po kami eh. Ha? Kung magbabackread po kayo, manonood kayo ng mga nakaraang YouTube ni FLM, naandun kaming lahat, namimigay. So paano nyo pipiliting hindi maging totoo yung totoo? Napakasimple. Ha? Harasin mo nang harasin yung mga tao na dumedepensa sa kanya at nagpapa
nagpapatunay na totoo ang pinamimigay. Takutin nyo ng takutin. Ganun po ang ginagawa nila. Ganun po ang estratehiyang ginagawa nila. Gagamitan nila ng batas. Siyempre, ikaw naman, ito, wala ka naman dun sa batas. Sila may nakakaalam ng batas. Diba? Haharasin ka nila. Ganyan ang totaling ginagawa nila. Ngayon, marami na nadadamay. Ultimo yung mga taong kararating lang na wala namang alam sa nangyayari, nadadamay. Ha? Yan ang totaling ginagawa nilang lahat.